Regina Celile Dare, Alleluia. Quia quae meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Regina Celi, Alleluia. Quia quae meruisti portare, Alleluia. Rexurrexit sicut dixit, Alleluia. Regina Celi Dare, Alleluia. Quia quae meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ikatatlo tayo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon na manakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, habang nasa kanilang daan patungong Emmaus ang dalawang alagad, sila'y nag-uusap tungkol sa mga pangyayari ng may kinalaman sa pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Batid nila ang kwento ng muling pagkabuhay. Ngunit nagdududa sila. Ipanalangin natin sa misang ito ang mga taong walang katiyakan sa kanilang buhay panampalataya. Madama at maranasan naman nila si Kristo na muling nabuhay sa tulong ng simbahan, sa pagbabasa ng Biblia at pakikisalo sa Eukaristiya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban, upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng mga malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat-mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kanya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na lagi kong nasa tabi ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig.
Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaang sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at di nalalaman niyang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang inapo. At muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangako ng Espiritu Santo, at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. At ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya
habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilap, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Alleluya. Poong Yesus, aming kiling, kasulat ay liwanagin. Kami ngayon pag-alabin. Alleluya. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-usapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya, at sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propitang na makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinagdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa cross. Siya pa naman ang inasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami ismilita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel, na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo.
Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago siya tamta ng kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinapapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, ani nila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kahit sumama nga siya sa kanila, nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala ngayon, ang pakiramdam natin habang tayo'y kinausap sa daan at ipiniliwanag sa atin ang kasulatan. Nundi, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratna nilang nagkakatipon ang labing isa at ibang mga kasama nila na nag-usap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon na pakita kay Simon. At sinasay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus na sarili na buhay muli. Nasa ikatlong linggo na tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At ngayon sa ating mga pagbasa, mga mahaba pong mga pagbasa, lalo ng ating Ebanghelyo na mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 13 hanggang 35. Ngunit napakalalim po ang laman. Sa ating pong unang pagbasa sa Gawaan mga Apostol, Kapitulo 2, beso 14 hanggang at 33, ipinahayag ni San Pedro na ang katubusan nila ng Mesiyas ay katuparan na ng pangako ng Diyos, ipinapahayag na sa kanila ni Haring David. Kaya nga sinasabi sa ating pangalawang pagbasa sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 1, Beso 17 hanggang 21, na ang Panginoong Hesus, siya ang tupa na inaalay upang tayo'y tubusin. Ang ating pong Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, Beso 13 hanggang 35, ay tungkol sa karanasan ng dalawang mga alagad na dahil para bang nawalan sila ng pag-asa at sila ay nagdududa, ay umalis sa Jerusalem at nagpunta sa isang bayan ng Emmaus na may 11 kilometro mula sa sentro ng lungsod ng Jerusalem. Kung atin kong tingnan, ang ating Ebanghelyo may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay sa Kapitulo 24 ni San Lucas, versikulo 13 hanggang 27, na kung saan naglalakad itong dalawang alagad na si Cleopas at ang isa pa. At habang sila'y naglalakad, kasama nila ang Panginoong Hesus na hindi nila nakikilala. Ang pangalawang bahagi mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 28 hanggang 35, ay ang pagkilala sa ating Panginoon sa pamagitan ng kanilang pagkaroon ng hapunan na kanya pong ginampot ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati yon at ibinigay na ito ay isang Eucharistia o selebrasyon ng Misa. Kaya kung ating makita,
Ang una po na kahulugan na ating mahango mula sa ating pagbasa ay ang pananampalataya ng nabuhay muli na Panginoon ay hindi kusang natanggap. Kailangan pa na magpakita ang ating Panginoon at kailangan pa na ipahiwatig sa kanila ang kahulugan ng mga kasulatan na siyang maghahanda sa kanila na buksan ang kanilang puso at isipan sa pagtanggap at pananalig sa Panginoong na buhay muli. Pangalawa na atin pong nakikita na ang ating pananalig o panampalataya ay lalo itong yayabong sa pamagitan ng pakikilahok sa Eukaristiya o Banal na Misa. At pangatlo, atin pong nakikita sa ating Ebanghelyo na mayroong paglalakbay, mayroong isang landas na nilalakbay. Una, ang dalawang tao na naglalakbay, versikulo 13, at Jesus na naglalakbay kasama nila, versikulo 15, ang kanilang pagpunta na malapit sa Emmaus, versikulo 24 hanggang 28, at ang kanilang pagbabalik sa Jerusalem. Na ito ay nagkahulugan na una sa lahat, kung mayroon tayong problema, magkaroon muna ng pagdistansya sa problema. Pagkatapos, titingnan natin ano ang kahulugan ng ating mga problema, mga pinagdaanan sa buhay sa pamagitan ng mensahe sa salita ng Diyos o sa Biblia. At pangatlo, ang ating pagbabalik sa Diyos. Ang pagbabalik sa Diyos na ayon pa sa mga Hebreo, ito yung tshuva, pagbabalik. At itong pagbabalik, dahil sa versikulo 92, kapitulo 24 sa Ebanghelyo ni San Lucas, ay sinasabi na na sila ay nagkaroon ng isang napakaganda na karanasan. Kaya sinasabi pala, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinaliwanag sa atin ang kasulatan. Verso 32, Kapitulo 24, Ebanghelyo ni San Lucas. Maganda pa ito pag tingnan natin sa orihinal na pagkasulat. Okay, i cardia himon kaiomine. Sa isahin po natin dahil malalim po yun kasulat. Okay, hindi kardiya ang puso natin. Himon kayomini ay ang puso natin ay lumalagablab. Ang puso natin ay nag-aapoy ng pag-ibig sa Diyos. Dito natin makita na ang ating paglalakbay sa panampalataya ay nangangailangan ng gabay sa diwa, sa Espiritu ng Diyos, pero ang atin din pagtingin ang buhay natin ay paglalakbay buhay panampalataya at kinakailangan natin ang tunay na pag-ugnay nito sa kasulatan at pangalawa sa mga sakramento, lalo tigit na sa sakramento ng Eukaristiya, ang Santa Misa. Ito pong ating Eukaristiya ay tinatawag na Santa Misa dahil ang unang pag-celebrar po natin sa pamagitan ng lingwahe ng Latin, ang pinakahuli na salita ay iti misa is. At yun na ang naalala, kaya misa. Ibig sabihin iti misa is, humayo na kayo. Pero ito ay Eukaristiya at nakita po natin sa ating Ebanghelyo ang tunay na pagdiriwang na siyang nagmulat sa dalawang mga alagad. Tayo rin
ay matuto na sa ating pakikilahok, ng sabay-sabay ating pakikilahok bilang isang sambay ng Diyos dito sa banal na misa, atin pong tingnan kung atin bang nadama sa kaibuturan ng ating mga puso ang presensya ng Diyos, ang presensya ni Kristo na kapagkatanggapin ninyo katawan ni Kristo, siya na nga. Kaya tayo'y sumagot na malakas na amen, sapagkat siya na nga. Dito ba sa inyong pakikilahok sa banal na misa, naranasan niyo ba ang kanyang presensya na nagbigay lakas at nagpapaalab sa inyong mga puso upang siya'y ating sambahin, upang siya'y ating malin, upang siya'y ating pakinggan? Nang sa gayon, madama natin ang kanyang pag-ibig sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Puray natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ni Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maring Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa luna ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luklok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto hukom sa mga nabuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tinatao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo'y naglalakbay tungo sa kaganapan ng paghari ng Ama, lalahanin natin kasama natin siya bilang kamandalakbay at kailanmay hindi nagpapabaya sa kanya mga anak. Kaya dumalangin po tayo, Ama, manatili ka sa amin. Ama, manatili ka sa amin. Pagpalain mo ang mga pinuno ng aming simbahan at bansa upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga nasa laylayan ng lipunan, manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Bigyan mo ng sapat na lakas ang mga psikolohista, spiritual directors, guro, coaches at iba pang tulad nila, matiwasay nawa nilang maakit ang bawat tao sa tamang landasin. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumaon naming kapatid. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng ating panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at mga ating personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Tulad ng mga disipulong nakapiling niyang anak sa daan tungo sa Emmaus, patatagin mo kami sa Ama pamamagitan ng pagdiriwang na ito habang aming inaalay ang aming mga panalangin. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming
hintayin, pagpapala na amin hiling. Pagpapala na amin hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ng Batido, pampagahay natin ay kalugnan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay pagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amin ang Panginoon ito na marapat ni kayo aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas maang tupa na lubos sa aming lahat. Naghaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging na iyong buhay. Hindi na namatay ang nahihain sa cross. Ang sa cross na ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa namang yan, sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, ang makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya, pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yung pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat yung nanarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami ang sasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin, mga kapatid, aming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ginalahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisaan mga Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya, ang San Jose. Kaisaan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus na payo natin at Diyos ipayag nating nalakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki na si Jesus ang
ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. At tanggapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod
sa minimum public health standards o ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na marapat mong makinabang sa piging ng pagmakailanman. Ipagkalumong kami o lahating makarating sa pagkabuhay nagtampok sa amin ang iyong piling sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, banal na misa kayo na sa loob at sa labas ng banal ng itim na sa kami na ugnay, smita ng live streaming sa iba't ibang social media platform at nakuspusting sa iba't ibang para naway inyong panalangin na dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, pagpalaan kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nagdilingkod ngayon, pagpalain kayo ng Pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Si Kristo ay kasama natin lagi sa ating paglalakbay buhay, na sa atin lang ang pagkilala sa Kanya upang Siya'y mahalin at sambahin. Ngayon po ang maringal na napagubasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Masiyo kayo habang inagawad ang pagbasbas. Ang Diyos na tumutubos ng kop sang tao sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay sinawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng munubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamti naman niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa walang palataya at binyag, kayo naway makatambal sa mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumay kang taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.